Like us on Facebook. Follow us on Instagram. Subscribe to our YouTube channel. Mention us on Twitter. Know more about us on our website. Get connected with spiritual-related contents from the social media accounts of the Universal Church here in the Philippines. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Nais ko po na hilingin sa inyo na i-share nyo ang link ng program natin today and para maabot natin yung mga tao na nangangailangan ng tulong na galing sa Panginoon. Monday to Friday, nandito po kami para maghatid ng salita ng Diyos sa inyo. Dahil alam natin na sabi sa Biblia na hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay o sa pagkain, pero nabubuhay ang isang tao sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, which is yung salitang pinapasa namin dito sa inyo kada program. Kasi yung salita na pinapasa namin ay galing mismo sa sinasabi ng Panginoong Diyos. So, gusto namin po na i-share ninyo kasi siguro yung mga tao na i-share nyo ng program natin, namumroblema sila, nangangailangan sila ng guidance, ng direction na galing sa taas, galing sa Panginoon. Maybe may mga tao na i-share nyo ng link na to na, you know, wala nang pag-asa sa buhay, nahihirapan na, hindi na nila alam yung gagawin nila. Pero one click ng, you know, ng program natin, di ba? Sa pagnanood sila, sa one click na yon, pwede agad na magbago ang sitwasyon ng kanilang buhay. And gusto ko rin po kayo na, kumbaga, anyayahan o hilingin sa inyo na kung meron kayong mga patotoo, meron kayong mga natatanggap na mga biyaya galing sa Panginoon, gusto namin po na mag-share kayo ng testimony ninyo and i-record ninyo or siguro umaatin ka sa isa sa simbahang universal at meron kang nakikitang mga biyaya sa buhay mo nung pumasok ka sa simbahang universal, nung sinimulan mong gamitin yung faith mo, sinimulan mong nakilala yung salita ng Diyos, merong nagbago sa'yo. Maybe sa kalusugan, pamilya, finances, sa sarili mo, sa spiritual na buhay mo. So pwede mong i-share. Para nang sa ganun, marami itong maabot na tao. Kasi siguro yung testimony mo, yung problema na meron ka dati, ay present na problema ng mga tao ngayon. Pero sa oras na yung testimony mo ay mapanood nila, sila ay may inspired, sila ay magkakaroon ng, you know, pananampalataya na gising at iisipin nila kung nangyari sa buhay nila yon, pwede ring mangyari sa buhay ko. So kaya kung may mga testimony po kayo, huwag kayong mahiya na mag-share, mag-record o ipa-record nyo sa pastor na nandoon sa simbahan ninyo, sa branch ninyo, para nang sa ganun, may pakita natin yung kapangyarihan ng Diyos at mag-glorify ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng testimony ng sasabihin mo. Amen? So, ngayon, gusto ko pong i-share nyo. I-share nyo yung link and kung meron kayo mga katanungan rin, meron kayo mga gustong, you know, sabihin sa amin, kailangan nyo ng prayers, kailangan nyo ng kausap, pwede kayong tumawag sa number na to at available kami na sasagot po sa inyo. Available kami na makikinig sa inyong mga daing, sa inyong mga katanungan at available rin kami na pakinggan ang inyong mga problema. Okay? Maganda rin po kayo ng bote ng tubig, baso ng tubig kasi mamaya tayo ay magpe-prayer of agreement. Okay, so please pwede nyo i-share habang tumutugtog ang kantang ito.
my family I present to God. I come to pray for those who I love. I present the pictures of my family to you, and I ask you to change their hearts. Let your power touch those who suffer, and visit those who are far from me. Send strong angels to my house, oh my Lord. In the name of Jesus Christ, set them free. God, save my family, protect my house with your mighty hand. God, I ask you at this moment, your peace and your joy, protect my house. God, save my family, protect my house with your mighty hand. God, I ask you at this moment, your peace and your joy, protect my house. Let your power touch those who suffer, and visit those who are far from me. Send strong angels to my house, oh my Lord. In the name of Jesus Christ, set them free. God, save my family, protect my house with your mighty hands. God, I ask you at this moment, your peace and your joy, protect my house. God, save my family, protect my house with your mighty hands. God, I ask you at this moment, your peace and your joy, protect my heart. Palaban. Walang inuurungan. Pagdating sa pamilya, kayang gawin ng lahat. Pinapayuhan, pinapasahan ng pananampalataya. Ano pa ba ang pwede mong gawin para sila ay mapunta sa kamay ng Diyos? Hindi tumigil na ipanalangin sila. Siguro inaalala mo na madala sila sa tahanan ng Diyos dahil isa itong paraan para marinig nila ang salita niya at magsimula ang pagbabago. Pero kapag sila ay palagi mong ipinapanalangin, ibinibigay mo na sila sa Diyos bago pa man sila pumunta sa simbahan. At ito mismo ang ginagawa natin tuwing Webes. Walang tigil tayong nananalangin para sa ating pamilya na naniniwalang ibinibigay natin sila sa kamay ng Diyos. Samahan mo kami tuwing Webes, alas 7 ng gabi, dito sa UCKG Headquarters, Cubao. Bakit mo po kailangan umatin ng Thursday service sa simbahan? Kasi tuwing Thursday,
pinaglalaban natin ang ating pamilya, love life, marriage, and sentimental life. Yung Diyos ay merong nakalaang pangako sa aspect na yan. Ang totoo nga, ang pumapangalawa sa ating kaligtasan, sa ating spiritual na buhay, ay yung ating pamilya, marriage, love life, and sentimental life. So kung meron kang problema sa ganitong aspeto ng buhay, so magpunta ka ngayon po para tumanggap ng prayer and tumanggap ng guidance mula sa Diyos para ma-bless ang family, marriage, and love life mo. Kasi wag natin pong parabang pangarapin lang or gustuhin lang na mangyari na ma-transform yung pamilya natin. Kasi kailangan nating gumawa ng aksyon. Kailangan nating ipakita sa Diyos yung ating perseverance, yung ating faith, di ba, na magbabago ang sitwasyon ng ating pamilya. Kasi kung hindi mo ipaglalaban ang pamilya mo, yung marriage mo, yung love life mo, walang makikipaglaban para sa'yo. So, gusto ko po na anyayahan kayo mamaya manamagpunta. Kasi ito ay magiging isang pagpapala na tuwing Webes, nandun tayo nagka-cry out sa Diyos para sa ating family. And I believe at maniwala ka rin na yung pamilya mo ay magkakaroon ng pagbabago, kapayapaan, pagmamahalan, at higit sa lahat, kaligtasan na mula sa Diyos. Okay? So, ngayon gusto ko pong magpanood ng testimony sa inyo. And after nitong testimony na to, magbabalik kami sa isang mensahe ng pananampalataya. Okay? So, magandang araw po. Ako po si Pasita ng UCP Jetarla. Narito po ako para magbigay ng patutuo dahil sa katapatan sa Diyos. Mula nung pong ako'y natutong mag-ikapo, ang Diyos ay laging nandyan at hindi niya kami pinababayaan. Mula nung December, umuwi na ako dito sa Pilipinas at ako'y nagkaroon ng trabaho. Hindi ko po inaasahan, binibigyan niya ako ng direksyon kahit na sa edad na ito ay hindi ko po alam ang aking gagawin. Nandyan po palagi ang Diyos at hindi niya ako pinababayaan. Binibigyan niya ako ng lakas at direksyon para magampanan ko ang aking trabaho. Mula noon, mas lalo pa niya akong binibigyan ng pagpapala at ang aking pamilya. Ang aking anak na lalaki ay nagkaroon siya ng permanent trabaho at ang aking bunsong anak ay nagtapos na ng kolehiyo noong September 5. Noong August, nagkaroon kami ng malaking gastusin dahil sa kanyang pagtatapos. Pero nandyan po ang Panginoon na binibigyan niya lahat ng aming pangangailangan dahil sa aming katapatan. Dahil doon, ako po ay nagpapasalamat. Kami ng aking pamilya ay natuto na rin mag-ikapo. Maraming pagbabago sa aming buhay dahil sa aming katapatan. Kaya po, inaasahan ko na nandiyan palagi at kami ginagabayan sa aming mga gastusin, lahat ng pangangailangan. At kami ay nakakapaglingkod sa atin, sa tahanan ng Diyos. Maraming salamat po. Napaganda ng testimony na napanood natin kanina. And siguro tinatanong mo, Pastor, pwede rin ba mangyari sa buhay ko yung nangyari sa tao na yun na nag-testify kanina? Ang sagot po dyan, yes. Pwedeng mangyari sa buhay mo ang nangyari rin sa kanya. Kasi siguro nga, yung kanyang problema dati ay problema mo ngayon. Yung buhay niya dati ay buhay mo ngayon. So, anong kailangan mong gawin para ma-achieve rin yung pagbabago na kailangan mo, pagbabago na gusto mo? Kailangan mong gamitin ang iyong pananampalataya and lumapit sa Diyos. Isang step na yon para magsimula na magbago ang iyong buhay. Kaya this coming Sunday, gusto ka naming imbitahan na magpunta sa tahanan ng Diyos. Kasi magkakaroon tayo ng Lord's Supper. Para saan itong Lord's Supper na to? Isa itong opportunity na maayos natin ang relasyon natin sa Diyos. Kasi ang totoo po, mga kaibigan, kapag hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, hindi rin magiging maayos ang ibang aspect ng buhay mo.
Kasi ang relasyon natin sa Diyos, yung pinakapundasyon natin para makatayo yung buhay natin ng maayos. So kung yung relasyon natin sa Diyos hindi maayos, hindi tayo malapit sa Diyos, wala tayong matatag na relasyon sa Kanya, so yung ibang aspect rin ng buhay natin, hindi magiging maayos. So kaya nga, kunin mo yung opportunity na to, isama mo yung pamilya mo, isama mo yung kaibigan mo rin, isama mo yung kaklase mo sa special na araw na to, ngayong Sunday, para mag-participate sa banal na hapunan. Ayusin natin ang relasyon natin, communion natin sa Diyos, para nang sa ganon, maging maayos rin yung ating buhay. Okay? So, pwede kang magpunta sa kahit saan mang Universal Church, pwede niyong bisitahin yung aming website at makikita niyo po yung mga address doon ng simbahan natin. Okay? So, ngayon, gusto ko po na i-meditate na kung ano man yung verse na babasahin natin ngayong araw. Ito ay nasa libro ng Kawikaan, chapter 2, verse 8. Kawikaan chapter 2 verse 8. Bago natin basahin, ano kaya po sa palagay ninyo yung kailangan ng mga tao ngayon? Or nais ng mga tao ngayon? So pagtatanungin natin yung mga tao ngayon, for example sa labas, o siguro pag lumabas ka dyan sa bahay ninyo, and then tanungin mo yung mga tao, ano yung pinakakailangan nila? Ano yung pinakagusto nilang ma-achieve? Siguro ang dami nilang sasabihin. Pero dito, sa Bibliyang babasahin natin, sa verse na babasahin natin, alam nyo po na ito yung dalawang to na yung kailangan natin araw-araw. Kailangan natin to araw-araw. And ano yung kailangan natin? Una, protection. Protection, Pastor, bakit? Kasi alam natin ngayon sa mundo natin, marami nang nangyayaring trahedya. Maraming nangyayaring mga sakuna, aksidente. Diba? Ngayon, sa Philippines pa lang, may mga bagyo, baha, mga nakikita natin sa ibang bansa, lindol, may mga tsunami, may mga hurricane, mga disaster, mga aksidente, trahedya na nangyayari na sa mundo. So, kailangan natin ng proteksyon, pag-iingat ng Diyos, pati na rin yung pamilya mo. Yes or no? Araw-araw kailangan natin yan. At kailangan rin natin ng katagumpayan. Pag sinabing katagumpayan, kasama na dun yung kasaganahan, kagalingan, kapayapaan, biyaya ng Diyos. Kasama na dun yung lahat ng gusto nating tanggapin na tagumpay. Pero paano ba maa-achieve yung mga bagay na yun? So sasabihin dyan sa verse na yan. Basahin natin sa Kawikaan 2:8. Sabi dyan, iniingatan niya, so sino yung niya? Yung Diyos. Iniingatan niya, ibig sabihin protection, ang namumuhay ng matuwid, matapat, at walang kapintasan. Sunod, binibigyan din niya sila ng katagumpayan. So you see, protection at tagumpay. Maa-achieve natin yon kung tayo ay namumuhay ng matuwid, matapat, at walang kapintasan. Ibig sabihin, hindi natin gagayahin kung ano ang ginagawa ng mga tao sa mundo. Kasi usually, para ma-achieve ng mga tao sa mundo itong pag-iingat na to at tagumpay, but sabihin na natin peking tagumpay, pansamantalang tagumpay, para ma-achieve nila yon, anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng mali. Gumagawa sila ng mga bagay na sa mata ng Diyos, masama. Halimbawa, may mga tao na gusto nilang magtagumpay sa trabaho nila. And then, nagsisinungaling sila, nandadaya sila, nantatapak sila ng tao, naninira sila ng ibang tao, para lang ma-achieve yung gusto nila doon sa trabaho nila. Ganun rin sa business. Ganun rin sa ibang mga bagay, sa family. So, kinakailangan pa nilang maging unfaithful
para, you know, ma-achieve itong protection na to, pag-iingat na to, at tagumpay. You know, yung sinasabi ko po, ay ito ay katotohanan. Kasi maraming mga tao ngayon, kailangan nilang gumawa ng mali para maka-achieve lang ng katagumpayan. Pero tingnan nyo po, hindi na natin kailangan gumawa ng mali para ma-achieve lang yun. Kasi ang totoo, ito ang kailangan nating gawin. Ito ang nakasulat dito sa verse na to, yung dapat nating ipamuhay. Hindi mo kailangan maging religious, mag-aral ng Biblia para maunawaan itong sinasabi natin. Ang kailangan mo lang ngayon ay isipin. Isipin mabuti. Kapag tayo ay namumuhay ng matuwid, ibig sabihin, nagsasabi tayo ng totoo, tapat tayo sa trabaho, business, sa pamilya natin, asawa, mga kamag-anak, mga taong nasa paligid natin, merong balik yun. Anong balik? Ganun rin. Katapatan, respeto, biyaya, proteksyon, at tagumpay. Pero ang totoo nga, nangyayari kasi ngayon, sorry po, yung nangyayari ngayon, marami kasing tao na gusto nilang agad-agad nilang makuha yung gusto nila. Kaya they will do something wrong para makuha agad nila. Kasi ang totoo po, yung mga tao ngayon, they want yung agaran, kaya iniisip nila na kumapit sa patalim. May merong kasabihan, kumapit sa patalim para agaran mong makuha kung ano ang gusto mo. In other words, gagawa ka ng mali para makuha mo yung gusto mo. And yan ay normal na ngayon. Para madalian mong, you know, makuha yung victory na gusto mo, kailangan mong gumawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero dito, sinabi na sa atin na maging matuwid tayo, maging tapat tayo, maging, ano pa, blameless tayo. Kasi yung Diyos gagawin niya yung parte niya. Iingatan niya tayo at bibigyan niya tayo ng tagumpay. At itong proteksyon at tagumpay na to, ito yung tunay na proteksyon, tunay na tagumpay. Kasi yung na-achieve ng mga tao dyan sa mundo na tagumpay at proteksyon, pansamantala lang, peke. Actually, merong kahihinatnan sila. Kasi kung ano man yung itinanim nila, yun din yung aanihin nila. So wag nating gayahin sila. Mamuhay tayo ng tama, mamuhay tayo ng matuwid sa trabaho, family, finances, sa lahat. Sa lahat ng gagawin natin, dapat sa mata ng Diyos, nakikita niya tayong tapat. At kung tapat tayo, siya rin ay magiging tapat. Natuparin ang mga pangako niya sa buhay natin. Amen? Yun yung gusto ng Panginoon. Maging tapat. As you can see, itong pinag-uusapan natin ng buong linggo ay katapatan. Puro katapatan. Kasi yun yung gusto ng Diyos na makita sa atin. Kasi kapag tapat ka sa Diyos, kaibigan, meron kang karapatang mag-demand sa Panginoon. Meron kang karapatang tumayo, kaya mong tumayo at humarap sa Diyos at sabihin sa Diyos, "My God, pagpalain mo ko. My Lord, proteksyonan mo ko. My God, bigyan mo ko ng tagumpay." Yes, meron kang karapatan. Tulad ni Hezekiah, di ba? Di ko alam kung nabasa niyo na po yung passage na yun, na si Hezekiah, nung nakareceive siya ng masamang balita na mamamatay na siya, anong ginawa niya? Agad niyang ginawa, humarap siya sa dingding at sinabi niya sa Panginoon, "Panginoon, alalahanin mo kung paano ako namuhay ng matuwid at tapat sa iyo." So, imbis na mamamatay siya, binigyan ulit siya ng extension ng buhay ng Panginoon. So, ibig sabihin yung worse ay naging better sa kanya. Yung sanang magiging, alam mo yun, problema sa buhay niya, ay naging blessing pa. Ganun rin po pagtapat ka sa Diyos. Kapag tapat ka sa Diyos, ang mga curse ay nagiging blessing. Pero kung hindi ka tapat sa Diyos, yes, kung hindi ka tapat sa Diyos, so paano tayo ibe-bless niya?
Mananatili tayo sa curse, mananatili tayo sa paghihirap natin kasi hindi natin ginagawa yung ating parte. Okay? So simula ngayon, maging tapat ka. Mamuhay ka ng matuwid. Mamuhay ka ng blameless. Huwag kang matakot na maging different. Huwag kang matakot. Kasi minsan natatakot tayo na maging, alam mo yun, iba sa iba, sa ibang mga tao. Gusto natin para bang sumali sa ginagawa nila. Kasi karamihan na yun yung ginagawa. So ikaw, gagawa ka ng tama, gagawa ka ng mabuti, at sa tingin nila, yung ginagawa mo mali. Di ba? Ganun na kasi yung mundo ngayon. Sa mundo ngayon, kung anong tama ay nagiging mali, at kung ano yung mali ay tama na. So, huwag tayong gumaya sa kanila. Mamuhay tayo ng tapat sa Diyos kasi yung Diyos ang magiging responsable sa buhay natin. Iingatan tayo at bibigyan tayo ng tagumpay saan man tayo magpunta at ano man ang gagawin natin. Amen? So, gagawa na po tayo ng prayer of agreement. So, ihanda nyo po dyan yung baso ng tubig nyo kasi magpipray na po tayo. And after ng prayer na to, if you want to donate, if you want na magbigay ng inyong tithes, magbigay ng inyong offering, ng inyong donations, may meron kayong makikitang detalye dyan after ng prayer na to. Okay? God bless you po. See you next time. Amen. Hawakan nyo po ngayon yung mga bote ng tubig ninyo o mga baso ng tubig ninyo. Ipikit nyo po ang inyong mga mata. Gawin po natin ang prayer of agreement. Panginoong Diyos, pinagpapala ko po ngayon itong mga bote ng tubig na ito. Na sino man sa kanila ang may mga sakit at karamdaman, alisin mo ito ngayon sa kanilang katawan. Sila ngayon na nagdurusa sa ospital. Sila na nandun nakaratay ngayon sa kanilang mga higaan. Nasaan man sila ngayon na nagdurusa ng cancer, nagdurusa ng tumor, nagdurusa ng sakit sa baga, high blood, mga sakit sa kanilang mga kasukasuan, diabetes, sakit sa kanilang mga dugo, sa balat. Panginoon, oras na uminom sila sa bote ng tubig na ito, tatanggapin nila yung kagalingan, tatanggapin nila yung kalakasan. Dinidetermina ko ito ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaibigan, kung mayroong ang pananampalataya, uminom ka sa tubig na ito. At sa pangalan ni Jesus, habang umiinom ka sa tubig na ito, tinatanggap mo ngayon ang iyong kagalingan. Tinatanggap mo ngayon ang iyong kalakasan. Ikaw ay pinapagaling ni Jesus. Ikaw ay pinapagaling ni Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan mo ngayon sa pangalan ng Panginoong Diyos. Panginoon, itinataas ko rin ngayon yung mga taong tumutulong sa gawain ng Panginoon. Ama, sila yung mga tao, aking Diyos, na palagi nilang iniisip ang gawain mo na maipakalat sa bawat sulok ng mundo, lalong-lalo na dito sa bansang ito, aking Diyos. Kaya hinihingi kong parangalan mo sila. Pagpalain mo yung mga ginagawa ng kamay nila dahil alam ko na pag pinasagana mo pa sila, pinagpala mo pa sila, naniniwala ko, aking Diyos, na marami pa silang gagawin para tulungan ng simbahan na lumago para may pakalat ang iyong mga salita, aking Diyos. Kaya nga dinidetermina ko na ang mga taong ito ay pinagpala mo na. Sa pangalan ni Jesus, kung kayo po ay naniniwala, sabihin niyong Amen. Amen. So kaibigan, ako si Pastor Junior at naniniwala ko na kayo ay pinagpala na ng Panginoong Jesus. Amen. So kaibigan, gusto ko kayong imbitahan ngayong araw na ito. Ngayon ay Thursday. Pinapanalangin natin ang ating pamilya sa simbahan. Kung ikaw ay malapit sa isang Universal Church, pumunta ka ngayong araw na ito. At sigurado ako, kaibigan, na ikaw ay matutulungan ng Diyos para baguhin ang iyong pamilya. Kung wala ka namang malapit sa simbahan, kaibigan, pwede kang mag-connect sa online. Kung ikaw ay malapit, meron kaming simbahan dito sa Ilagan City, Isabela. Kung ikaw ay taga San Mariano, Kawayan, Tumawini, ikaw ay iniimbitahan kong magpunta para tumanggap ng panalangin para sa iyong pamilya. Ang ating address ay nasa second floor, Chuas Building, Maharlika Highway, Barangay Calamagi First, Ilagan City, Isabela. Tayo ay nasa Rising Dragon, malapit lang ito sa highway. Madali itong mahanap, kaya kung ikaw ay taga rito, nandito kami naghihintay para tulungan ka dahil may naghihintay din sa iyo na bagong buhay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. So kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos, magkita tayong muli. Paalam. Inusig. Pinahirapan. Binuhat niya ang kasalanan ng sanlibutan hanggang sa kamatayan
Lahat ng ito para lamang maiabot sa iyo ang kopa ng kaligtasan. Kahit na ginawa niya ito para sa lahat, may mga taong itinatanggi ang kopang ito. Itinatanggi ang sakripisyo ng Panginoong Jesus. Pero ang mga taong tinatanggap ang kopang ito ay ang mga taong inaalala ang kanyang sakripisyo at kinikilala siya bilang una at tagapagligtas ng kanilang kaliluwa. Katulad na ang tinapay at katas ng ubas ay ang simbolo ng sakripisyo ni Jesus, ang pagtanggap mo rito ay ang simbolo rin ng pagmamahal mo sa Kanya, na hindi lang pinapatunayan ng salita, pero ng sakripisyo rin ng kalooban mo para sa kalooban Niya. Ikaw na nanlalamig at gustong manumbalik sa init ng pananampalataya. Ikaw na gustong isuko ang iyong buhay sa Diyos. At ikaw na gustong manatili sa tipan mo sa Kanya. Samahan mo kami ngayong Linggo, alas 6 ng umaga o sa isa sa mga services natin sa umaga o sa hapon. Dito lamang sa UCKG Health Center o sa pinakamalapit na simbahang Universal sa iyo.